siyawit na mayan, pinakala ka na kilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay Martes sa 33rd linggo sa karaniwang panahon. At sa araw di pong ito ay ginugurita natin ang paghahandog ni na San Joaquin at Santa Ana sa ating mahal na ina, no? Mahal na Bereng Maria. Sa ating pagpupuri at pasasalamat sa Diyos, patuloy nating hilingin sa Kanya na pagkalooban niya tayo ng mga biyaya at pagpapala na ating kinakailangan sa araw-araw. Gayun din, hilingin natin ang kagalingan ng lahat ng may mga karamdaman at ang ikapagbabalik loob ng mga makasalanan at ang kaluwalhatian o ang pagkakaloob ng buhay na walang hanggan sa mga minamahal nating yumao. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Aming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan, siya si Eleazar. Nakatuan nilang siya ay pakainin ng baboy, kaya pinilit siya magbuka ng bibig.
Sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan. Kaya't kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila ng karneng hindi pinagbabawal at ipinayo na magkunwari siya ang karneng baboy na binibigay sa kanya ang kakanin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naaalala niyang sa pool pagkabatay naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon ay saka ko pa tinalikdan ang aking relihiyon? Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng konti ang aking buhay, para ko na rin iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa buhay o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan. Ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos." Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmamalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katatakot-takutan na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito. Kahit ito'y maaaring maiwasan ko, alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya." Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kayraming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas, sa aking tagumpay ang iginagawad, mahina kong loob ay pinalalakas, kaya ikaw poon ng aking tawagan,
sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humimlay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot, humanay man sila sa aking palibot. Halika o Diyos, iligtas mo ako, lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeyo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeyo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulung-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Sakeyo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sino man, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong lahat. Noong pong pandemya, isa po ako sa mga nawili na magbike, no? At lagi kaming nagabike. At isa po sa aking mga na-realize sa pagbabike, sa bawat pag-akyat ay may pagbaba. Ano, hindi lagi patag yung binabike. No, sa bawat pag-akyat, mahirap, pero mayroon ding pagbaba. Minamahal na mga kapatid, marahil ito rin po yung nangyari kay Sakeyo. Siya ay umakyat. Umakyat para ano? Sinasabi ditong nais niyang makita at makilala ang ating Panginoong Jesus. Pero may hadlang. Una, siya'y, sabi dito, napakapandak at maraming tao, no? At bukod ron, siya ay isang cheap tax collector, ano? Puno ng mga publikano. Alam niyo po ang
mga tax collector, sila po ay they were despised and considered outcasts. Bakit po? Tapagkat sila ay kuminsan ay mataas magsingil at talagang yung kanilang posisyon ay ginagamit nila para sila ay maging magkaroon ng maraming pera o kayamanan, ano? Eh mas lalo na ito dahil siya ay isang cheap tax collector. Pero yung mga iyon, ano, hindi naging hadlang. Siya ay gumawa ng paraan para makita ang ating Panginoong Hesukristo. Nagpatakbong umuna, umakyat, ano, tumaas, umakyat sa sigmoro upang makita ang ating Panginoon. At noong pagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, Sakeyo, bumaba ka agad at kailangan tumuloy ngayon sa tahanan mo. At so, pag-akyat niya, nakita niya ang ating Panginoon at na makita siya, siya na may bumaba para tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung natanggap na niya sa kanyang tahanan, na-meet na niya, nakilala niya ang ating Panginoon, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay, you know? Sa kanyang sarili. Sabi niya dito, Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian at kung may nadayang sino man, apat na ibayo ko ibabalik sa kanya. Ano? Umakyat, nakita, nakilala, bumaba, tinanggap ang ating Panginoong Jesus at nang tanggapin sa kanyang tahanan, pinatuloy sa kanyang tahanan, nagkaroon ng pagbabago o conversion sa kanyang buhay. Minamahal na mga kapatid, marahil ito rin po yung paanyaya sa atin na kailangan din nating umakyat at kailangan din nating bumaba. No? Umakyat. Huwag po tayong mahiyang umakyat sa puno ng sikomoro natin. Alam niyo po kung siya ay si Zaccheo, ay cheap tax collector, marahil siya ay maayos ang suot. No? At kung maayos ang suot mo, tapos mag-aakyat ka sa isang puno, yun ang sasabihin ng mga nakakita sa iyo. Diba ba kayo sabi, abay, nakakahiya. Abay, hindi po niya yon inalintana. Siguro yun din yung paanyaya sa atin. Umakyat pa para mas makita at makilala sa ating Panginoon. Huwag nating ikahiya yung ating pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, para sa iba, yung walang pananampalataya, ano daw klaseng pag-iisip ang meron tayo? Bakit po? Dahil sumasampalataya tayo sa Diyos na tila baga mahina, ipinako sa krus, namatay sa krus. Ano? Ikakaya ba natin iyon? Ano? Kaya laging nandyan ang krus ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan niyan, mas makikilala natin kung sino siya, kung ano ang kanyang ginawa para sa ating pagmamahal. Para kung para sa iba, ito'y kahihiya sapagkat noong pong panahon ng ating Panginoon, ay talaga namang pong yung pagpako sa krus ay talagang nakakahiya. No, ito ay pinakamataas na pagpaparusa na ginagawa ng mga Romano noon sa isang kriminal. No, tinuring na kriminal ang ating Panginoon. Itinuring na makasalanan ng ating Panginoon alang-alang sa atin. Pero hindi natin ikinakahiya yan. Para sa atin, yaan yung great expression ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan niyan, mas makikilala natin kung paano tayo minamahal at kinakalinga ng Diyos. Ano? Ano yung ginagawa nating pag-akyat sa puno para mas makilala pa natin ang ating Panginoon? Sana po hindi tayo napapagod mas makilala ang ating Panginoon sa pagbabasa ng banal na Biblia, lalo tigit po sa mga sa gospel. Huwag tayong mapapagod na dumalo ng mga tanggapin ng mga sakramento, lalo tigit ang banal na Eucharistia. Na patuloy na ibinibigay ng ating Panginoon ang kanyang sarili para sa atin. At sa ating pag-akyat na ito, kailangan din nating bumaba. Paanong bumaba? Magpakababa. Ano? Tunay nating matatanggap ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay kung meron tayong kababaang loob. Kung hindi tayo punong-puno ng ating mga sariling achievement, ng ating mga sariling kalakasan, no? Kailangan nating magpakababa katulad ng ginawa ni Zaccheo upang mas matanggap natin si Jesus sa ating tahanan, sa ating puso, sa ating buhay.
at nang sa ganon magkaroon ng patuloy na pagbabago sa ating buhay. Marahil, kilala na nga natin ang ating Panginoon simula pa nung una. Pero ang tanong, gaano nakalalim ang ating pagkakilala sa Kanya? Gaano na tayo nagiging mapagpakumbaba? At gaano na yung ating mga pagbabago sa ating buhay? Kaya minamahal na mga kapatid, ito po marahil yung paanyaya sa atin ngayon. Ano? Tunay. Pagamat nakakapagod magbike, ito po ay kapag noong ako'y may gustong puntahan yung pong mga matataas na lugar, pagdating dun sa tuktok, ang sarap sa pakiramdam dahil nagawa kong puntahan. Pero yung sa pag-akyat na yon, kailangan kong uling bumaba. Siyempre, kailangan kong umuwi. No? Kaya nga, tutunay po, totoo ang marahil yung aking realization na bawat, sa bawat pag-akyat ay may pagbaba. Sa bawat pag-akyat natin sa buhay at tagumpay na buhay na ito, kailangan pa rin nating magpakababa upang makita at makilala ang ating Panginoong Jesus at sa gayon magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Pagpalain po tayong lahat ng poong may kapal. Para sa mamagahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina na Jesucristo ang mahal na birhen, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyang ng tungkulin kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ina palang na parin.
kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati at iniayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong digdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming wispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling babubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang kalinsilinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa sa lahat.
Hiniling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain. Ibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Heathen God.
sits up before you, since it all before you faints and fails. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na magiginabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao.
Buong buwan po nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi sa inyo ng kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa ating main church at sa ating main store, at sa iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos sa turismong pangsimbahan. Ika-apat ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pakihanda na po ang mga pababasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa mga naglingkod at sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. So